Hello mga sinet. So may pahabol na upload nito kasi mamimiss ko na itong kalan na naman ito dahil pag nabili na to, so panibago na naman gawa, so mamimiss ko lang yung kaganda yung apoy niya makasinit. So nagluto yung anak ko makasinit, oh sinubukan namin. So nilagyan niya ng kwan ngayon, clean sheet, takip, dahil sobrang lakas yung apoy mga kasinit. Yung adjustment lang natin, oh mga kasinit, oh 1 and 1/2. So ganyan kalakas yung apoy niya. So nilagyan namin ng clean sheet kasi saglit lang umusok yung ano, kasirula, kasi manipis din talaga. Kaya nilagyan namin ng clean sheet na stainless, oh mayroon, oh may stainless yun, oh kasinit. So ganyan mga kasinit yung invention natin, 1 and 1/2 lang. Ganyan kalakas yung apoy. So napakaganda talaga. So hindi ko akalain na ganito ni kaganda yung kasinit ang kalabasan niya, dahil yung chimber natin yung mga kasinit, ano yan, manananggal chimber, duble yan mga kasinit, duble. Dati gumawa ko single lang, ngayon dinuble ko na para naman ni pag naibinta natin mga kasinit, hindi rin basta-basta masira kagad. Mayroon din tayong garantiya ng matagal. So duble yan. Pag sinong makabili na ito mga kasinit, halimbawa magbinta na ito, nakabili na ito eh. Kaya kung gagawa ko uli, makikita nyo mga kasinit, totoong duble talaga ito eh. Yung disaklob na yan, duble yan. Kaya may pagmamalaki rin akong i-garantiya sa inyo makasinit na hindi basta-basta rin masira yan. So relax yung apoy niya makasinit, oh. Yan, pakita natin. Basta 1 and 1/2 lang. Yan, kalakas yung apoy niya makasinit, oh. May ano pa yung makasinit, may plain sheet pang nakatapal, pero yung niluluto namin, oh, halos matutong na, oh. So yan, kaya mo yung chip cook namin ito kasi nito. Reklamo, sobrang lakas din yung apoy. Yung sinalang niya kanina na walang siyang clean sheet, umusok yung kasirula. So ganyan mga kasi nito, ikot ikot, pakita natin dahil ano na to, pag nabili na to mga kasi nito, mamimiss ko na naman ito na yung paggawa natin is successful. So nakakamiss din lahat ng invention natin na ma-pasa natin ng iba na namang mag-aalaga nito. So maraming salamat sa mapupuntahan nito sa may-ari na pumili nito, na siya na naman ang mag-aalaga. Kaya makasinit, feed maraming langis. So kaya makasinit, may pahabol tayong video para sa pagluluto, dahil kanina sinalangan lang natin ng malaking gardero. Ito naman ngayon, nagluluto lang tayo ng ulam. Kung gaano ba ka-relax yung blower mga kasinit, ganyan lang siya ka-relax. 1 and 1/2. Pero yung apoy ganyan kalakas kasinit. Kung paglutuan niya siguro yung kanin, baka kailangan din ng clean sheet pang ano, pang duble sa puwit ng pano. You know, may duble, oh, kasi pag walang duble, baka madali lang masunog yung ano, yung kanin. Bagay nito mga kasinit, pang ulam lang. So, pang ulam, walang problema, kahit pabayaan mo dyan. Huwag mo lang pabayaan mga kasinit na ano, palaala lang mga kasinit, pag makabili kayo ng kalangko, so wag na lang yung paapawan, dahil ang invention ko wala siyang parang naka-curve pataas. Yung mga ngayon ay maraming gumagawa ngayon, naka-curve pataas, pangharang daw sa tubig. Si Paring Miray nga, wala din naman gumawa ng ano, open lang man yung ano niya, kalan niya. Kaya ingat lang sa ano, pag-apaw, pag kumulo na, bantayan lang ninyo, wag nga kayong lalayo para hindi maapawan.
So kasi doble trabaho pa yung mga kasin pag nilagay ka parang harang-harang dun sa bunga, sa labi, sa bunga nga ng ano, chamber. Kaya kasi nito. Ganda, ganda. Ayan, mga kasinit. Sa ngayon, mga sinit, sa isang buwan, December kasi ngayon, sa isang buwan siguro, baka lalabas lang mga apat, tatlo. Ito, pang, dalawa lang, pangalawa lang ito, mga kasinit. Pangalawa kung ano pa yan. Upgraded yung iba. Marami na akong nagawa, mga kasinit, pero hindi gaya nitong style. Marami akong ginawa yung sinaunang ano pa lang. Yung traditional natin noon na bakal na lang tapos may patungan yun na ano na yun, parang peace out na natin yung makasinit, hindi na ganong maganda tingnan, peace out na sa akin yun. So itong stainless makasinit, itong pure stainless, so wala pa talagang formal na kausap kung gustong bumili dito itong pure stainless. Sobrang ganda rin apoy nito makasinit, sobrang relax din yung ano dyan, apoy niya. So ito pang malakihan na talaga ito kasi ang kaapoy lang niya, bulwak, lugaw, balot, dahil mapupunta to sa Pampanga, karamihan negosyo dyan eh, balot, lugawan, buto, kaya makasinit sa restaurant pwede yan. So pag natikman to ni sir, kano baka magdagdag pa siya. Maganda, ang suggest ko lang mas maganda yung talagang ano, puro stainless pati platform. Pati ito kasi stainless para kahit nagkadungis-dungis ng talsik, pag pinunasan mo makinis siya uli. Tapos yung pinaka-plinset dito dapat stainless din. Pag pang ano, pag commercial mga kasinit, introduce ko puro stainless. Pag sa bahay lang, kahit anong gusto yung ano, pang household lang. Eh kung gusto niya ordinary, pwede rin. Pero pang ano talaga, pang commercial, dapat stainless. Para kahit magtalsik-talsik yung mga niluto, makasinit, pag pinunasan mo, makinis pa rin. So, ganyan. Yan yung pahabol natin, oh. Eh, nagluluto tayo. Oh, makasinit, oh. Kinauso sa akin yung kung kasinit, yung patak-patak. Kuminsan, revolusyon na lang. Para makahabol ka agad na ano, pag, parang pag namatay yung papatay na yung apoy, pag humina na siya, buksan mo lang agad yung gripo, revolusyon mo lang konti, o oh, bumalik agad yung apoy niya, o oh, bulwak agad. Ganyan lang makasinit. Kaya mayroon na naman akong invention na subukan ko yung wala na siyang ano, walang gripo, hindi na patak-patak. Para naman kung ano bang madali, kung ano bang maganda. Kung pwede ba? O, ayan, kasinit, diba? So, ayan. Ayan, kasinit, ganyan ka... Ganyan kalawak yung apoy niya, kasinit. Dahil yung apoy niya, kasinit, pabukaka na siya, pabukaka. Ganun. Ganun ang style ngayon, kasinit, hindi na yung nakapokus lang sa sentro ng kardero. Pagka nakapokus lang, doon lang tatama, tapos kunting talsik na lang sa gilid. Pero ito mga kasinit, pag nakabuka ka, oh, sasakupin niya lahat kahit malaking kardero. Kahit malaking kawali. O, oh, diba kasinit? Ganyan, ano lang yan. Basta uli, wala tayong ibang adjustment kasinit. Hindi na tayo pwedeng number 2. Pag number 2, wala na. Sunog na yung ulam. So, ayun, 1/2 lang yan, mga kasinit, o. Ayan, mga kasinit, o. Tinan mo yung kusinero ko, o. Lagi nagbabantay sa apoy. Lagi nagbabantay sa niloto niya, tayo masusunog. Mga kasinit, diba? Ano kaganda. Hindi ko pa talaga kasinit na po. Natutukan ito ng paramihang gawa kasi marami pa akong kausap na mga project, may marami pong transaksyon
Kaya next year ko na talaga ano tutukan ito pag nakapuhunan, kasi mga resident, hindi basta-basta ang puhunan dito. Sa Blue Air pa lang, kung mag-order ka ng 10 piraso dito sa Pangasinan, 700 yung isa, 7,000 na yun mga resident. Blue Air pa lang, sa 10 piraso, 7,000. Tapos yung 10 pirasong unit na mga chamber, pati na yung mga kaha niya, mga gripo, mga kasinit, hindi basta-basta. Kung magbuo ka ng 10 pirasong unit, so ang halaga siguro doon ay mga na-try na sa malapit ng 30 o kaya ay 20 plus, ganun, 20 plus pataas ang puhunan mga kasinit. So ganyan clean kahirap ang ano ang pag-prepare ng pangpuhunan mga kasinit, kaya hindi rin ito basta-basta maumpisahan, dahil pag naumpisahan mo ito kailangan malaki kang puhunan, tapos pasan-pasan mo para makahabol ka rin sa araw-araw mong labor. Eh, paano na yung kasama mong katulong mga kasinit, paano yung sweldo, hindi ka naman makarelease ka agad ng pangbinta. Kasi mo punta ka lang. Kaya kasi ito, nagmarka sa ano. Nagmarka. Nagpupula yung ano. Kasi nito naman. Yung apoy kasi nito, nakabukaka. Ayan, kasi nito ba? So, pakita na natin. Alisin mo mga kasi. Hindi natin ito nakakit. Unang akong upload mga kasi nito. Hindi napakita yung lakas ng apoy. So, tuto na natin. Dahil pag nabili na to, wala na naman tayong papertis ng ilang linggo. So, ganyan, magkasinit. Kataas ang apoy, oh. So, number 3, magkasinit. Number 3 yan. Number 3, tapos nilakasan natin ang supply yung langis. Tapos pag bumupa, makikita natin yung pinaka-blue flame niya. Ayan yan.